Hello, this is Stargazer, host po ng Pinoy Vibes on FYE channel po ng Kumu, host din po ng Pinoy Paranormal Mysteries sa FYE channel din po ng YouTube. And ako po ang former DZMM anchor for almost 13 years sa ABS-CBN. Kada taon po, tayo po ay nagbibigay ng ating yearly predictions at ito naman po ang ating predictions for 2023. Ang proseso ng pagtingin sa ating mga predictions ay iba-iba. Sa aking pamamaraan, ako po ay nananahimik at nagme-meditate. Pag nagme-meditate ka, ifo-focus mo ang iyong isip kung ano ang dumadaan ng mga images sa iyong isip. Ganun po ang pagtingin ng predictions. They come as visions. They come as images po sa iyong isip. Ngayon, huhulihin niyo yun at susulatin. Sa aking karanasan, may isa pong spot talaga ako na pinupuntahan kada taon na napakatahimik po at tila nag-cooperate ang isang lugar na iyon. Pag upo ko po, ako ay magdadasal muna, magko-cover ng white light, at lilinisin ko po ang aking isipan na wala akong iisipin na iba. Doon po magsisimula. Hindi po lahat dumadating at one sitting. May mga pagkakataon na even in my dreams, pupunta po yan at paggising ko maaalala ko at isusulat ko. Minsan nananahimik lang po ako, dumadating ang vision. Or even pag may kausap ako, nagko-cross po ang vision. Yan, ang mahalaga po ay naisusulat ang ating mga nakikita o images na yan. Ito po ang ating 2023 predictions. May nakikita po akong mga lalaking kulay itim ang kanilang balat, uniparmado, at ito ay tumatakbo na may dalang mga baril. Ang North Korea po ay nagbabadya at nagbabanta na naman at siguradong may gagawin ng mga pagkilos. Ang mga sikreto sa pagitan ng Russia at saka China ay lalabas. Napakarami pong riots ang Iraq at mga strikes. Marami rin pong makikitang mga Russian spies sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Isang napakalaking China earthquake ang mangyayari. Bagamat madalas ang Indonesian volcanoes na mag-act up, meron po ako nakikitang malaking volcanic eruption at isa pang tsunami. Isa pong vulkan sa isang malamig na bansa ang biglang mag-act up. Maari po ito ay Mount Vesuvius. Marami pong lalabas na mga pagbitak ng lupa at mayroong makikitang mga usok o steam na manggagaling sa mga ito at ito po ay mangyayari sa Amerika. Ang ekonomiya ng Amerika ay hindi maganda na napakarami din po nilang away politika. Isa pong pagsira sa isang nature reserve sa Colombia ang mangyayari. Ang isang dagat ay magiging kulay itim o blackish. Magiging aktibo po ang mga Turkish rebels. Nakita ko rin po ang isang eroplano na titirahin po ng missiles at babagsak po. Isang malaking relic ang makikita at matatagpuan at ito po ay isang religious relic. May changes po sa solar system natin, pagbabago na dulot ng isang pag-iiba na magnetic field. Isang plague o salot ang maaring makita sa Middle East countries. Napakarami rin pong malalaking kumpanya ang magsasara matapos ang isang anunsyo o pronouncement ng isang malaking political figure. Nakikita ko rin po na ang isang airport ay bigla ang may seizure or sinasabing may mga taong may baril o masasakop ang isang airport. Isang malaking shipping vessel ang maaring mubog. Malaking landmark sa Europe po ang masisira. Ang kabataan ay dapat pag-ingatan dahil meron makikitang mysterious disease na naman na hindi malaman kung saan galing. Bigla rin po ako may nakitang isang yang kalangitan magdidilim dahil po sa mga bats, no? Panike at saka mga ibon. Parang napakarami na hindi mo maintindihan ang kanilang pag-migrate o paglipad. Samoa na sa balita po.
ang splitting o ang pagbitak ng Earth sa ilalim ng tubig ang mangyayari. Isang bagong species ng animal ang makikita po sa Amazon. Pumunta naman po tayo sa Pilipinas. Isang cover-up po ng COA ang maaring makita. Si Tagle ay magiging laman ng balita. Napakalaking revelation po ang mangyayari tungkol sa isang whistleblowing na magsister ng political field at isa rin pong disgruntled na politician ang magbibigay ng seryosong akusasyon o pronouncement. Isa pong controversial na anomaly ang maaring lumabas, ngunit dapat tayo ay magbantay dahil po baka ito ay ma-cover up lamang na isa pang kontrobersiya upang hindi mapunta ang atensyon sa unang na-discover. Meron tayong tinatawag na pagpapatahimik sa isang controversial figure na parang lumalabas na hindi intentional. Meron ding pag-oppose o resistance sa isang verdict. Tapos ang taong ito ay magiging depressed. Sudden death ng isang komedyante. Isang veteranong aktor dapat mag-ingat sa kanyang kinakain dahil baka kung ano ang sobra ay dapat i-avoid. Si Actress G, mas dapat pag-ingatan na ang kanyang health. Isang pamosong singer ang magkailangan ding mag-ingat sa kanyang kalusugan. Isang former songstress ay magiging controversial dahil po sa bisyo. Isang babae na naman ang lalabas at magbibigay ng kanyang testimonya against someone na nasa jail na ngayon. Another crook, merong mga nandyan sa jail pero siya ay maaabswelto sa non-guilty verdict niya. Isang tao ang mag-a-assume ng public office. Palagay ko siya ay isang karapat-dapat sa posisyon pero may o-oppose nito o may magsasalita na naman na isang disgruntled na contender. Ang ekonomiya natin ay nasa gitna. Minsan umuusad, minsan may setback. Hindi natin masasabing maganda ang numero, hindi rin natin masasabing pangit ang numero. Nasa gitna. A big turnaround will happen by the last quarter. Ibig sabihin, merong e-expect tayo na hindi natin ine-expect. Lots and lots of controversy sa political field. Isang congressman ang maaring masangkot sa isang aksidente. Tapos maaring sa kainitan ng ulo ay maaring magkaroon ng halos isang fist fight sa Senate. O sabihin ninyong umaatikabong exchange ng mga salita. Bagamat marami tayong kalamidad sa Pilipinas, lagi natin tatandaan. Kapag nararamdaman ninyong gumagalaw ang lupa o maraming tubig o ulan, magpakiusap ko lang ay umalis na po kayo kung saan kayo, lalo na sa bulubunduking mga lugar. Iwasan natin ang landslide o hanggat makaiwas kayo sa landslide. Mas piliin niyo po ang inyong buhay kaysa po pagsalba ng inyong kagamitan. Ang attitude natin, keep an open mind, wala naman masama po na ikaw ay mag-iingat. Hindi po natin sinasabing Bible truth ang sinasabi namin. Dahil kaya nga po nabigyan tayo ng mga gift na ito is to warn and make our lives better. Yan po ang ating 2023 predictions.